humanap ng pagkakakitaan. At then, yun yung mga day-old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, diba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinya o pineapple. At alam nyo ba na ang Northern Mindanao ang may pinakamalaki produksyon ng pinya sa ating bansa? Pero ngayong araw, ang makakasama natin ay hindi manggagaling sa Northern Mindanao, kundi sa San Pablo, Laguna. Yes guys, San Pablo, Laguna po manggagaling ang ating makakausap. At ito ay bago nga sa aking pandinig dahil sanay ako ng Mindanao nanggagaling ang mga pinya. Ayan, mamaya makakausap po natin si Pineapple King. Patanungin natin kung bakit siya tinawag na Pineapple King. Ito po ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama po natin, ito ay tinaguri ang Pineapple King ng San Pablo, Laguna. Siya po si Sir Mario Escueta. Hello, sir! Hello po, ma'am! Hello! Opo! Opo. Sir, Pineapple King, bakit ka tinawag na Pineapple King? Ma'am, dito po sa amin sa San Pablo, sila po may sabi noon nga po na ako po ay pineapple king kong tawagin. Dahil ako po ay, kung magtanim po ng pinya, ay napapabunga po ito ng 12 months. 12 months? Isang taon. Ano ang pinagkaiba? Bakit po? Ano po ba talagang pagpapabunga ng pineapple? Ilang buwan ba talaga? Ma'am, ang pineapple po ay 16 months hanggang 18 months po yan bago ito po ito harbisin. Yan po ang talagang kalakaran at opo. So ikaw ay, tayo po si Mario Escueta. Isang taon lang. Na, ako po. Opo. Napapabunga po yan sa kay Mario Escueta, napapabunga po ng isang taon lang. Wow. Dahil ako po ay may pamaraan kung paano po mapabunga ang ating mga pinya sa loob ng isang taon lamang. Opo. Sige, sir, pag-usapan natin, ano-ano ba ang variety ng pinya na meron dito sa Pilipinas? Ma'am, dito po sa amin, palbasa po, ang aming pong kalimitang tinatanim ay yung Hawaiian. Yung Hawaiian? Po yung malalaki. Opo, yung malalaki. At saka, yun po yung kalimitan dito namin tinatanim. Opo. Sir, kasi alam ko, bukid noon ang maraming pineapple. Itong Laguna na lugar nyo, hindi ako familiar na meron palang pineapple. Kailan po nagsimula ang taniman ng pinya sa Laguna? Ma'am, dito po sa amin yan, sa akin po pagkakaintindi ay nagsimula daw po yan sa Kalawan, Laguna, bayan ng Kalawan. Mm-hmm. Yung po nagsimula daw po yan noong 1945 bata, sir. Basta matagal din rin po dito sa atin sa Laguna. Kalawang opo po ang nagsimula dyan. Kaya sabi ko, ako, tagasin ba itong si Sir Mario? Akala ko bukid noon. Tapos na pinabalikan ko yung mga profile mo. Hindi, Laguna. Hindi, ma'am, Laguna. Opo. Opo. Yan po ma'am, pagkatanim ng pinya, yan po yung nakatutunan ko po yan sa aking tatay, sa aking mahal ama. Ay bata po ako, ay ako'y katulong na niya sa bukid. 7 taon pa lang ako'y kasama na po nila, kasunod na sa bukid. Ay hanggang sa ako po ay nagbinata, lumaki, ay nagpipinya pa rin po kami hanggang sa kasalukuyan po ngayon. Opo. So yun nga, hindi ko alam na meron sa Laguna, pero pwede pala. Ano po ba yung land requirements na kailangan ng pinya? Ano po yung klase ng lupa na kailangan? Naka-elevate pa? Matubig po ba? Ano po ba ang klase? Aba, ma'am, hindi pwede po yan sa matubig. Ang gusto po ng pineapple, ang puno ng pinya, ay yung po siya nasa ahaw, kung tawagin, yung nasa gitna ng kainitan. Tapos yung hindi po siya binabaha po. Ang pinya po, pagka po ay nasa ahaw, kung tawagin ang ating matanda, ay ang pinya po ay nasisikatan ng araw. Pagka putok ng umaga, nasisikatan ng araw.
At pagka po naman ay sa gabi, ay sila ay nasisirnuhan ng lamig ng gabi, kaya ang pinya po ay nakakatanggap ng lamig at saka yung sirino. At saka pagpatak po ng ulan noon, ay hindi po natama sa mga puno. Hindi pwedeng itanim po yun sa mga ilalim ng puno. Ah, so dapat open field talaga siya? Open po, nasa hawan, nasa tahaw kung tawag po. Opo. Tapos sir, anong klaseng lupa? Waghag? Ma... Ano, parang muddy? Anong klaseng lupa ang kailangan? Lupa po niya, dapat to ay yung hindi masyadong matigas at hindi naman masyadong waghag. Basta yung ang lupa ay masustansya po. Nakatulad ng ating mga dumi ng hayop at saka yung mga naputok na mga dahon. Yan po ay dapat ay ihahalo po natin sa lupa para po ang ating puno ng pinya ay malusog at maganda. Opo. Sir, ang inyo bang pinya ay organic? Organic ang ginagamit natin? Or magagamit tayo ng mga synthetic na fertilizer? Ma'am, ang aking pong ginagamit sa akin sa pineapple ay yung pong ano, synthetic. Kasi pag hindi po natin silalagyan ng ating synthetic na abono, na marka bulaklak na 21024, ay ang pinya po natin ay hindi ho mabilis ang paglaki at putlain po siya. Hindi po siya makalaki na magaling. Opo. Sige nga sir, kwentuhan mo nga kami. Simula dyan, napag-usapan na natin ang preparation and nahapyawan na rin natin yung mga fertilizer, no? Pero kwentuhan mo nga kami, paano ba simulan ang pagtatanim ng pinya? Ma'am, ganito po yon. Sa akin pong pagtatanim ng pinya, ay inihahanda ko muna po ang lupa, yung pong tinatawag nating land preparation. Kung ako po ay magtanim ng pinya, yung buwan po ng Mayo ang pagtatanim, pero Abril po, aking piniprepare po ang lupa para po yung ating lilinisin, tatrakturahin, para po ang lupa na yan ay durog na durog. At yung mga ilalim niyan, pag nahalawat po ng traktora o ng kalabaw man, yan po ay madadarang po yan sa init ng araw. Ang mga langgam, insekto, at saka yung mga uod, ay yan po ay nadadarang sa araw, namamatay po yan. Tapos ang lupa po ay durog na durog. Napagpatak po ng ulan, ay yun po, tatanim na po tayo ng pineapple. Ngayon, sa harbisan po ng Abril, ang pinya po ay hinaharbis po ng Abril. Doon po kayo kukuha ng mga pananim para kung hinaharbis po yan ng April 2 o 3, ay ang similya po noon ay sa loob ng isang taon po ay lumalaki po ang similya. Pagdating po ng isang buwan ay yung pong ating prepared na lupa ay nakahanda na po yan, durog na durog na siya. Tapos yung similya po sa loob ng isang buwan ng Abril, di Mayo na po, isang buwan, yung similya po noon malalaki na po yan. Atin po siyang kukunin yung magaganda at yung maliliit pa yung natin isama. At yung mga similya po na magaganda, pag initin na po natin sa pagpatak ng ulan, yan po ay sisibol na po ang ugat noon sa loob ng isang buwan. Di bali, June na po yun, June. Pagpasok ng June, mayroon na po yung sisibol na ugat. Atin po siyang patitikimin po ng fertilizer, yung marka bulaklak na 210024. Yan po ay made in Japan. Opo, yun po ay sa loob ng isang buwan, yun po ay may ugat na at ating patitikimin. Pagka po yan ating napatikim na yan, di naganda mo na po ang pineapple, yung puno. Sa loob po ng isang buwan natin pag-aantay, yun po ay marami na po ugat yun. Pwede na po natin siyang abonuhan uli ng fertilizer. Ngayon, ay sa patuloy po ng pagpatak na ulan, siyempre, tago lang po yan, tuloy-tuloy po yan, hanggang Disyembre po yan. Buwan-buwan po ay atin po siyang patitikimin po ang ugat ng fertilizer. Para po ay sa loob ng isang buwan uli, ay malaki na po uli ang ating pinya, na-adjust po yan, patuloy po ang paglaki. At yan po naman ay sumisibol po ang damo o atin po siyang agapang linisin o talo ng damo. At yan po ay sa loob ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Yan, atin po naman yung padadaanan sa kalabaw ng araro ng kalabaw para po yung ating mga pinya. Yan po ay buhagag uli ay pagpatak. Opo, pagpatak po ng ulan ay buhagag po lupa noon ay madaling makapasok ang abono sa ugat ng pinya pag tayo po pinadaan ng araro ng kalabaw. At sa pagpatuloy po ng pagpatak ng ulan, di nasibot po ulan damo, linis po uli yan. Di pagdating ng isang buwan po uli, mag-aabono uli. Sa loob po ng ano na buwan, malak na po ang ating mga puno ng pinya. Pagka po ang ating puno ng pinya, malalaki na po yan, ay pwede na po natin pabungahin. Meron po tayong pamamaraan kung paano po natin mapabunga ang ating mga pinya.
sa loob ng 6 buwan. Yan po, mayroon po kaming ginagamit diyan na latrile o kaya etrile para po yung ating pinya ay mapabunga. Yan pong etrile ay tatlong takip lang po noon sa isang drum po na kulay blue. Yan po ay haloan natin ng kalporo at saka yung urea at saka yung apog. Sasama po natin yan sa isang drum. Hahaluin po sila natin ng haluin hanggang sa loob ng oras matunaw. Yan po yan ay sa paghulog ng pinya. Yan po yung ligo ng sardinas natin, kalahati lang po noon. Ibubuhos po natin sa talbos ng pinya yon kada isang puno sa umaga para po makabunga. Yan po ay kung naghulog po kayo ng Biyernes, sa susunod na Biyernes, huhulugan po natin uli yan. Pagka nahulugan po yun sa pangalawang hulog ng pangalawang Biyernes, pangatlong Biyernes po uli, atin po uling huhulugan yan. Hanggang tatlong Biyernes po yan na huhulugan po ang ating mga talbos ng pinya. Pagdating po ng 6 na buwan, Abril po, yan po ang mga pinya ay harvest na po. Oh, kaya mo napapaabot ng 12 buwan lang. Eh, ready na din ng ano, kalburo, apog, tapos ano ba yun sir, yung etrile? Letrile po, o kaya etrile. Tapos may kasama din pong urea, yung urea, yung po yung pampabunga talaga ng pinya yun, na yun po inilalagay din po natin sa ugat. Pero ang ginagawa po namin, isinasama po namin sa tubig nga po na may kalporo, may apog, may litril. Okay. Yun po yung ating inuunaw ng inuunaw. Atin pong inihulog po sa talbos yan kada isang puno, isang kalahating ligo ng sardinas na lata. Kaya pagdating po ng isang taon, ang pinya po harvest na. Wow! Eh sir, meron bang ano yan? Pagka ba nagtanim ka ng pinya, pwede tikit-tikit o may distansya yan? Saka... Ma'am, meron po yung... May distansya po yan, ma'am niya. May distansya po yan. Opo, ang sunuran po... Ang sunuran po naman yan ay yung magang mga 12 feet lang po. Yung pagang sa ruler, yung ating ruler. Ayun po ang sunuran. Tapos po yung pagitan ay ano po yan. 80 po, wala pang isang metro. Yung para ang tao ay makapasok sa gitna, yung pakitang pa makapasok sa loob. At yung sunuran naman po ay 12 feet lang. Ano po, yung ano po lang, yung 12 inches po, yung isang ruler po? Isang ruler, Bali sir, sabihin, pagka naglalagay ka niyang isang drum mo, gano'ng kadaming pineapple na yung pwedeng paglagyan niya? Yung mixture mo? Yung po ma'am, isang drum na tubig na may lahok na mga litrile, apog, at saka yung urea, yung ating urea. Yan po ma'am ay ano, ang 3,000 pong puno ng pinya ay isang drum po yan. Isang drum po. Ngayon sir, ilan pa ang pinyo po? Ngayon po? Apo. Ilan po ang aking pinya ngayon? Yes po sir. Yung aking pong pinya ngayon na hinarbis ay bali po yun ay 7,000 lang po yun. 7,000? O, yung isa naman dito sa may taglira nga po dito, isang hektarya, nakaharvest na po ako doon ng 20,000 puno. Isang hektarya po. Oh! 20,000 sa isang hektarya sa puno? Opo, 20,000 po yan puno ng pinya. Ang isang hektarya. Tapos, taano ko ah, kasi di ba sir, isang harvest lang ba ang pinya? Ma'am, kumpirma po yan sa inyong pagpapabunga. Kung ang inyong pinya ay isang hektarya at nabusan ninyo ng pampabunga, yan po yung pagka po yan ay perfect ang inyong buhos, ay lahat po yung bunga, isang harbisan lang po yon. Oh, so, kasi na habang kwento mo, nakita ko parang matrabaho ang pagpipinya, Sir Mario. Ay, naku ma'am, talaga matrabaho kasi magpapalinis ka, tatapasan. Tapos ay paararo yan sa traktora o kaysa kalabaw. Tapos ay dudurugin nyo magaling yan. Tapos pagka nga ho yung durog na yan, sa sikatang araw ay patay na ang mga langgam niyan, mga uod sa sikatang araw. Pagpatak po ng ulan yan, yahan nakanda na po ang ating mga panalim, itatalim na po natin yan pagka ho nakaulan ng 2 araw, 3 araw na napakalakas ang ulan. Basa na po ang lupa, pili na pong tamanim. So, sir, paano ba yan tinatanim? Ano yung method mo sa pagtatanim? Ma'am, yan po yung lupa, kapag kayo po yung traktora na, di pantay na po lupa, nakalimutan rin po yan. Yan po ay mayroon kaming tinatawag na yung last tie, yung ating mga
na maliliit na lubid. Yan po inituloy-tuloy po yan para diretso po siya. Sunod-sunod ang karin para pantay na pantay po yan. Tapos pagka po yan, imula na nga po ating patitikman na abono. Pag mampi niya po ay medyo buhay na sa loob ng dalawang buwan, pwede na po natin patabunan yan sa araro, sa kalabaw, para po ang pinya ay hindi ho nakalutang masyado ang puno. Ah! Kung nakalubong? Opo. Opo. Oh, dapat ay, yung pinakang puno po ng pinya, dapat may tabon para ho hindi basta-basta natumba. Kasi pag mababaw po ang tanim ng puno ng pinya, mababaw, yan po yung pag lumaki, natumba po yan. Opo. Nahilig, nahapay. Kaya dapat ang ating pinya ay may tabon din pong lupa para pagka lumaki ang puno at malaki ang bunga, hindi basta-basta siya nabara. Hindi basta nabara yan. Ngayon, pagka mamayang puno... Parang steady siya. Opo, opo. Na matibay siya, hindi basta siya natumba. Pagdating naman po mamayang tungkol naman sa ating pag-harvest niyan, ay dapat ang ating pinya ay matamis pag pinitas. Opo. Pero sir, bago tayo pumunta sa harvest, meron ba tayong mga na-encounter ng mga peste? Ano ba yung mga pangkaraniwang peste na dumadali sa ating mga alagang pinya? Ma'am, yun po yung tinatawag na uok. Yung uok po, yung bilog-bilog na ganito po kalalaki, yun po ay kinakain po niyan yung ating puno ng pinya. Meron din po silang igalagamot diyan yung mga taga-rents sa mga tindahan po ng mga abono, pero hindi ho masyadong magaling din po yon, kaya lang hindi ho perfect. Ang pinaka-perfect po niyan para ang pinya po natin ay hindi na po ng sakit, dapat po ang lupa ay prepared po natin yan. Atin po so, silang lahat nagsisipula sa preparation. Oho, kasi pagka ho ang lupa ay naka-ready na naka-land prepared nga po yan, i-prepare po natin ng maayos, wala po yung darating na insekto. Walang oo, dahil po ang lupa, pagka ho yun ay tinraktoran ninyo magaling, sa kasalukuyang tag-init o tag-araw, halwatin natin ang kailaliman yan, ayun po yung madadarang na maigi sa init ng araw sa katag-arawan. Hahalwatin po ng hahalwatin ang ilalim niya para po yung init ng araw ay lahat po ng mga ilalim noon ay nasunog na sa araw. Kaya hindi ho basta tayo basta dadapuan ng mga uok o ng mga uhod sa ating mga puno ng pinya. Opo. Kasi pagka po ang lupa ay hindi nyo inihanda at basta ninyo itinanim diyan na hindi malaan na bungkal yung ilalim niyan. Kasi ang lupa po, mayroon po yung uod, may langgam. Hindi nyo nakikita ng iba yan. Basta sila nagtatanim. Eh ngayon, pagka po kayo ay naiintindihan ninyo ang ating mga magsaka na yung lupa ay ating nahalwat na nahalwat sa kasalukuyang tag-araw, ang mga ilalim noon ay patay ang mga insekto, pati mga uok, uod, langgam. Yan, para pagka ang pinya po itinanim, wala ho siyang sagabal. Yan po yun. Yan pala ang sekreto, land preparation. Kailangan malinis talaga yung lupa para walang dadapo na peste o sakit sa yung mga alagang pinya. Opo, yun po ang tama doon. Yung iba naman po, eh, medyo nagtitipid. Ang ginagawa, tinatabasan lang ang lupa, tapos eh, pagkahumulan ay kanilang dudukalin, tatanim, ay, yung ilalim nun, maraming langgam yan. Oo, yung mga uod pa yan. Kaya doon sila nasisira, opo. Eh sir, ito nga tanong ko, bakit merong matabang na pinya, merong maasid na pinya, at merong matamis na pinya? Yan, maganda po yan, mamayang tanong na yan. Kasi po ang ating pinya, ay pag yan po ay hinog sa puno, nakusa siyang nahinog, lalo tayo na pinabayaan yung Manilo pa ng mga kalahati, ay napakatamis niyan. Ngayon, ang ginagawa po naman ng ibang mga negosyante, pag sila'y nakapakayaw ng halimbawa 5 hektarya, yung mga namumuhunan, mga traders, papakayawin niya sa mga magpipinya. Pag napakayaw na niya, di kanila na yan. Ang ginagawa ng ating mga negosyante, pag ang pinya po ay yung kagulangan na, ay ini-spray po nila yan o tinuturukan para po ang pinya ay sabay-sabay mahinog. Ay baka naman po yung tinurukan o na-spray, di mapulang mapula. Ay ngayon, ay pag kinain mo, ay hindi ho masyadong matamis. Oo. Maasim at medyo makati dahil pinahinog silang pilit. Ngayon, kung ang mga magsasaka nga po ay talagang layo nila ay makilala ang kanyang pinya ay matamis, ay pinahinog na sa puno. Para ho opo. Yung kusang hinog na kinain po niya ay napakamis. Oo. Yan po yan. Yan, nabanggit ko kasi kanina makate. Nabanggit pa yung makate.
Pero totoo yan, pag kinain mo na yung pinaka gitna ng pinya, yung medyo matigas doon, makati nga siya. Bakit kumakati yung part na yun ng pinya? Ay, kasi ma'am nga po, ay ano, pinilit nilang pahinugin. In-spray para mamula, tinurukan ng pinakatangkay puno para mamula, hinug sa pilit. Ngayon po, pagka po yan ay binakin nyo, mapula siya, binakin nyo, ay hindi ho matamay, makati-kati pa. Ay doon naman po sa mga may hilig. Apo, ibig sabihin, pagka yung pinya ay pinahinog talaga sa puno, dapat walang kate. Apo, yung kusa siyang nahinog, yung dahan-dahan siyang nahinog na kusa. Ibig sabihin pala, lahat ng pinain ko, puro hinog sa pilit. Yan po yan. Kasi po yung mga negosyante po, ma'am, yung mga negosyante, palbasa ibig na lang ang kanyang mga pinyang pinakyaw ay ibig na lang mamahal ang isa. Abay, nag-uutsinta pa nga ho ang isa niyan eh. Eh ngayon, ang gagawin mo yan, pagka sa palengke o sa mga kanilang magbagsakan ng pinya na walang harvest, ay di, ano, ang gagawin ng mga yan, i-sprayin. Para po sila isingit kung tawagin, walang harvest, kundi siya lang. Kaya ang pinya, pag pinresyon niya ng ano, mataas. Mahal. Oo, mataas. Yun nga. Oo. Mm-hmm. Eh ito, sir, tanong ko, paano natin nalalaman na hinog na yung pinya? Ay di man pagka yung hinog sa puno, yung hindi natin in-spray o tinurukan, yan po kita natin na mamula ng pinakailalim, yung pinakang unang mata, pangalawang mata. Ngayon, yung pagka yung unang mata, pangalawang mata, tatlo, apat, lima, anim, kalahati na po ang mapula. Ah, patamis na yan, ma'am. Ah, okay. Patamis na po yan. So doon makikita apo, pagka mapula na yung ano, mata, hanggang anim na layer. Opo. Ah, matamis na po yan, ma'am. Matamis na po pinya. Wala po yung spray, walang turo. Kusa po siyang dandang na hinog. Opo. Yan ay sa loob na anim na buwan o sa loob na isang taon? Kayo. Ah, isa siyang taon na po yun, ma'am. Yung 12 months, yung pinya po ay hinog na po yun, ang bunga. Opo. Tapos, sir, paano natin ito hinaharvest? Ma'am, paano hinaharvest? Opo. Ay, ganito po yan. Pagka po yan ay hinog ng lahat, mayroon po tayong mga tao na mayroon silang lagayan. Yung bagang kaing. Kaing na ano, binubuhat na kayo yun at dahan-dahan pong kasi pagka po yung iba yung nag-harvest niya, nilalagay sa sako. Ayun nga, pag nilalagay sa sako, napipisa po yun. Tapos, yung kung maaari naman, yung ating pong mga maghahakot ng pinya pag nag-harvest, mayroon po silang latag na dahon ng saging. Doon nila ilalagay, bubunton. Tapos, yung pong truck o jeep na pagkaya na ikakarga, ay di ang ating pinya po ay walang duminal lupa, walang nahalong kung ano man, malinis po ang ating pinya. Hindi yung basta pagkapitas mo yung gulong sa lupa ay maganda po may latag na dahon ng saging para po ang ating pinya hindi madumihan. Opo. Kahit man sa loob ng snack. Opo, galing sa pagpipitas ng pinya, gano'ng katagal pwedeng i-store yung pinya natin? I-imbak? Pagka mamayan ay yung hinog sa puno, ay kahit po yan ay 10 araw, hindi basta-basta na bubulok agad dyan. Pero pagka araw po yan ay in-spray, opo, pag po yan ay in-spray, ha, in-spray, di mapula. Nako, tatlong araw lang yan. Puno ang katas niyan. Pagka mayroong gamot. Opo. Oo. E paano yan pagka binabiyahe pa? Kayo po sir, saan nyo dinadala itong mga pinya ito? Ah, din po sa Kalawang, doon po kami, yung po mga negosyante din sa Kalawang, binibili po sa amin yan na maramihan, binabagsak po sa Kalawang. Kaya yung pinyang Kalawang ay galing po yan ng San Pablo. Pero hindi naman lang. Pero sila nang magtatanim, di ba? Ng ano, ng pinya talaga po. Opo. So hindi ba ma'am, po, sensitive ang pinya pagdating sa pag-transport? I mean, madali bang malamok? Ah, ma'am, mainayin po yan. Pagka ho ang marunong ang magkarga sa sasakyan, hindi basta-basta nalalamog yan dahil po yung pinaka-corona niyan, kung ngayon ay ikarga sa truck, nakabalik, nakaganon siya. Ah, yung pinaka-chrome, nakabalikad. Para po yung pagtagtag ng ano ng truck o ng jeep, ay mayroon po silang corona nakapatong na gayon. Opo. Pero pag ang pinya ay nakalapat yung pinaka-point na gayon, pagtagtag ho ng sasakyan, ay di nalalamog po yan. Kaya dapat nakabaliktad. Nakabaliktad po. Kumbaga, ma'am, ito, kumbaga ito, DTP niya. Narito po ang corona. Opo. Ano po?
dapat ay nakaganon. Nakaganon siya para pagka nasa sahig ng truck o jeep, natagkag ang sasakyan, naganon po yung corona. Pero pag ang karga po ay nakaganon, napipisa po yung puwet o kaya nakapara, napipisa po yung pin niya pagka natatagkag. Opo. Opo. So yun ang proper way na pag-transpo ng ating mga pin niya. Opo. Paano naman opo natin malalaman na matamis yung pin niya natin nang hindi pa natin tinitikman? Ah, ma'am, yan po ay sa mga kagaya ko po yan. Alam ko po yan kung ang pin niya ay matamis o maasim. Sige, i-share po sa amin yan para matumuli ng palengke. Ah, ma'am, digat ari pin niya po. Ano? Halimbawa, ito pin niya. Pag ari mapula at ari ay berde, ay naparami ang spray dito. Pag ari mapula, bago ari kabalay berde, ay ano po yan? In-spray po yan. In-spray po yan ang pampahinog. Okay. Pero pag ang pin niya po ay pamula dito ang hinog sa ibaba at paikot na ipantay na pantay at sariwang-sariwas yan na mapula, yun po hindi in-spray. Pero kalamitan po ngayon sa atin sa palengke o kung saan man bodega, ang kalimitan pong pin niya, in-spray po yan ng mga negosyante. Oo, oh, opo. In-spray ang kalimitan. Opo. Ay, parang, matamis din naman po. Kaya lang, hindi ka kayong hindi sa puno. Parang masarap pumunta po, dyan. Say, ma'am, bali sa June. Mag-harvest po kami ng June. Pumunta kayo dito. Mag-harvest po kami ng June. Sana makapunta. Well, May June. O, June po. Harvest po kami. Ganun ba? Opo, matamis po ang pin niya. Pero sir, ibe-break, magbe-break lang muna tayo pansamantala, pero babalikan po kita. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin ano ba ang mga benepisyo na pwedeng ibigay ng pinya sa atin at ano-ano pa ang mga pwedeng produkto na pwedeng ibigay sa atin ng pinya. Ito po ang AgriAkadyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Sir Mario, din na pag-usapan na nga natin itong ano, no, sa planting to harvesting and pag-usapan na rin natin yung storage. So ito bang variety mo? Katulad din ng variety ng mga nakakan, yung mga ano na, dole na, na level, parehong variety din ba yun? Hawaiian din ba siya? Ma'am, meron po dito sa atin sa dole sa Mindanao. Yan po ay ano, hindi kagaya nung sa atin na malalaki talaga. Yung kanila ay kumbaga sa inyo ay ano lang pamapangalwa lang kasi may size po yung kanilang pinya na kung paano ipasok sa mga processing yung kanilang mga ginagawang dilata o ano, mayroon po silang size. Hindi kagaya dito sa atin talaga. Mayroon talagang oversize na malalaki na pangkain po naman natin sa mga palengke dinadala. Opo. Tapos sir, kasi pag-usapan na natin yung tamis, no? Yung laki ba ng pinya ay may kinalaman sa tamis? Mas maliit ba? Po, mas tamis? Ganon? O mas malaki sa tamis? Sige mas nga, sir, paliwanan nga. Yung po ma'am, malaki, pagka po yan ay ano, yung tama sa hinog, yung napahinog nyo ng maayos sa puno, ay ang laman po niyan ay makataas, masabaw. Hindi kagaya ng mga maliliit na pong gayon, ang pinakang maliit na pinya ay ang loob niya. Matamis din po yon, pero hindi kagaya ng malalaki na talagang pagkinain mo ay masabaw. Oo, asa nagkakatalo lang sa juice. Opo. Opo. Pero nakita ang picture mo eh, na merong malaking pinya talaga na hahawak eh. Gano'ng kalaki po yung pinya na yon? Ma'am, malaki po yon. Yung aming pinya po ay malaki yon. Bali po yung ano, inaabot po ng mahigit na 1 kilo po ang sanoy, yung malaki? Oo. Ang taas mahigit po, gano'ng kataas? Ano po yun, ma'am? Yung, alam mo yun, ma'am, yung ating ruler? Oo. Ayun, nalaki po nang malaki yun. Oo, yung ruler. Uy, malaki yun, ha? Malaki yun, ma'am, malaki. Yun sabi ba yung standard ito? Ng ano mo, ng harvest mo, sir? Standard size? Ang yun, oversize na po yun. Ang ating pong standard niyan, ay yun talaga. Ano yung primera kung tawagin ngayon pag kami tinatawag na batal, mas malaki sa primera yon, oversize na yon. Oversize. Eh sir, pagdating sa presyuhan, itong laki ba ng bait ng pinya ay may kinalaman sa taas ng presyo? Opo, ma'am, meron po pagka po. Hindi, ano po yon, yung laki tinitingnan. Ah, so paano kayo mag-sizing? Pero
Opo, pero kung ang mama ko po ang tatanungin, ay mas maganda po yun eh, no? Para kung maliit at malaki, dapat isang presyo niyan, dapat kinikilo. Halimbawa po, kami, naghahangad po kami dito ng processing. Yung paprocess ang pinya. Ngayon, pag pinaprocess po yan, ginagawang powder, yung pulbos ng pineapple, ginagawang juice. Ngayon, pagka po yan ay pinasok sa processing, maliit at malaki, ginagawa din po pulbos yun, powder pa rin pa yun. Kaya isa ho ang presyo niyan. Kung halimbawa ay 4 kilo, maliit at malaki. Halimbawa ang kilo ay 50, maliit at malaki. O ay kung maliit ang pinya mo, dagdagan mo ng 3 maliit para mga 1 kilo. Oo. Ngayon, pero pagka naman po ang malaki. Pwede pa ang presyo kan? Dalim po ng pinya? Opo. Yung malaki, yung malaki? Opo, yung mismo presyuhan natin ngayon sa merkado, paano ba ang presyuhan? Kinikilo o based dun sa laki? Bali po yun, no, sa merkado nga po, sa atin sa mga palengke, yung po yung sa laki po yan, pinipresyuhan nila ng, ano, ng hindi ho per kilo. Merong primera nga po, merong sukat at merong katamtaman. Kung ayon, tatlo po yan, eh, merong primera na kung tawagin na yung ating primera at na merong presyo sila noon. Bago yung segunda, may presyo sila noon. May tercera, may presyo sila noon. Oh, so ganyan po. Ito po sa akin, ma'am. Opo, dito sa akin sa bukid, sa farm, pag nagbenta po ako ng pinya, yan po ay binibilang po lahat yan, sabay-sabay. Nasa puno pa lamang yan, binibilang na nila, binabayaran nila sa akin ng istritan. Kaya malaki yung kinikita ng mga negosyante. Ano po ibig sabihin ng Tatay Mario? Binabayaran sa iyo na? Binabayaran po nila sa akin, nasa puno pa lamang. Ah, so bago ma-harvest, eh, nabili na, ganun. Oo, nasa puno pa lang, binabayaran na po sa akin yan. Opo. Kaya yung mga negosyante ay... Opo. Opo. Pagka po galing sa farm, magkano ang pinya? Pag galing sa bukid, ay ano po, hindi pare-pareho po. Mayroong minsan ay mahal, minsan ay mura. Pero ang pinakamababa ngayon dito sa amin, yung malalaki, ay 52 ang isa. Ang isa. Pero minsan dumadanas ng 58 pag walang kasabay na haharpisin. Opo. Mahal po ang isa. Halimbawa, pinya ko, walang kasabay na harvest. Ayan, mahal po ang isa niyan pag walang kasabay. 52 to 58 pesos. Tapos ang yung mga na-harvest ay nasa 20,000 to. Ay, 20,000 po, di ba, na puno? Apo. Oh, ma'am, malakas ang ulan din eh. Malakas ang ulan. Apo, ma'am. Apo, malakas ang ulan, oh. Buti sa inyo, umuulan na. Ang lakas naman mo. Dito sa amin, wala. Ibig sabihin sa inyo, opo. Magtatanim ka na rin yan kasi bumuhos na yung ulan. Ah, hindi ba ma'am? Bali po eh, ang tanim ang paamin yung ano pa, yung mga isang buwan pa. Ah, isang buwan pa. Parang ako ho, ano, yung aking pinya ho ay ano, ang harvest pa yun. Opo. Ay, yung similya no, na doon pa. So yun ang kukunin ko. Pero pwede na rin po ako magtanim. Pagkaho mo lang po yan ng mga isang linggo ko lang, pwede na po ako magtanim ulit. Opo. Ayan, natapos na tayo dito sa pricing to. So, 52 to 58 pesos po galing po sa farm ang ating bentahan. Opo, sa farm po. Opo, ikaw po ay umaani ng 20,000 na pinya sa isang hektarya. Tama? Opo. Maganda-ganda ang presyo na yun, sir, di ba? Sabihin, maganda-ganda po ang ani. Sir, apo. Sa inyong pagtipinya, ilan po ang pinaka, ay bali magkano po ang pinakamataas na bentahan sa inyo at saka yung pinakamababa? Ma'am, sa pagka po yan ay sa isang hektarya, yung 20,000 puno, ay kumikita po ako ng hindi pare-pareho kasi po pagka po minsan ang ating mga pinya ay na malaki ang gastos. Pagka po naman na yung ako ang naglilinis ng sarili ko at ako'y pagod na sa nakakuha ko ng tao, nakakamura po ako kaya ang pinya ko ay malaki ang akin nagiging kita. Pagka po na yan ay lahat ay iuupa ninyo sa tao, traktora, kalaba, paglilinis, lahat upa, nakapunod lang ako ay malaki yung nagiging gastos. Pero pag ako po ang naglilinis, tumutulong, maganda po ang kinikita. Kumikita po ako ng 400,000, ganyan. 400,000 sa isang taon, opo. Opo. Wow, hindi na masama yun. Sir, nakalabas na lahat ng gastos dun sa 400,000. Opo, tanggal na po. Oh, magandang pinakitaan dyan sa ano, pinya. Pero sir, bakit nga ba naging mabenta ang pinya?
Kaya mam mabenta po. Mga Pilipino sa pinya. Yan po ay ano po mamaya, gamot po yung sa ano, sa high blood at saka yung circulation ng dugo ay maganda po sa katawan. Yan po ay nagiging pampadumi ng ating katawan, pampalinis ng ating dugo at tanggal po ang high blood. Yan po ang mga benepisyo na nakukuha natin sa pinya. Opo. Sir, nakikwento mo sa akin noon na nag-uusap tayo off-cam na meron na dumarating dyan sa inyo na gusto nang i-process ang inyong mga pinya. So maliban po sa prutas, ano pa po yung mga pwede nating gawin sa puno ng pinya at sa bunga? Yung pong bunga, ma'am, pwede na yung pinya, pagka ho, halimbawa po ay hindi nyo pinapakayawangin yung pinya, at tayo sarili niyong pitas para ibenta po sa atin sa palengke o sa mga kusino-sino pa dyan. Yung maliliit po niyan na minsan ay mura ang bilin nila, pwede po natin gawin na pineapple vinegar, yung balat. Atin po lililinis yung magaling ni salinis at yung balat po niyan ating peppermint para maging pineapple vinegar, suka. At yung pinakalaman man niyan ay pwede natin lutuin yung minatamisan na preserve yung pineapple jam. Na pag ginayat po niya. Opo. Sige, patuloy niyo lang po, sir. Yung pong ano, yung balat ng pinya, atin pong gagawing pineapple vinegar, yung suka, peppermint po yun. At yung po namang laman na naiwanan, atin po niluluto, atin pinipreserve yung bagang minatamisang pinya. Na pag niyadyad ninyo, niluto ninyo, nagyang suka, yung po para mas tinapay. Masarap po yan. Pagka po naman yung ginayat ninyo, maligat po naman yun. Yan po ay pwedeng i-stock po yan sa loob ng ilang taon, yung preserve na pineapple. Tapos, sir, di ba, meron din tayo yung sa ano, ginagawang damit. Yung fiber. Yung po naman puno, ma'am, yung puno na pinya, yung dahon niyan, ginagawa po yung fiber, yung ginagawa natin barong. Oo. Yan, meron din po tayong kaibigan niyan sa dito sa Laguna na naggagawa po ng fiber. Ilang beses po akong inimbitahan po ng ating fiber industry, yung ating mga gawaan ng mga fiber. Ay ako ilang beses po inimbitahan para ho yung may paliwanag na yung aming mga dahon ay huwag masayang para makawa nga pong fiber. Eh ngayon, bibigyan daw po nila ako ng decorticating machine para yung mga dahon ng pinya hindi masayang at gagawin nga pong fiber. Opo, gagawin nila gamit, mga dahon. Barong. At meron tayong fixed na designer. Diba, sir, taga dyan din sa Laguna yon. Alin po, yung barong? Yung famous designer po na gumagawa ng mga barong Tagalog at saka yung mga damit. Taga Laguna din po yun. Apo, bari po. Patis. Meron patis po yan sa Laguna, sa Lumban. Apo, sa Lumban, Laguna, meron po nang. Opo, siya yung gumagawa ng mga damit naman. Gamit po ang ano, pinya. Apo, apo. Kaya marami po tayong natutunan ngayong araw. Sir, gulat talaga ako na meron talaga dyan sa Laguna. At sabi mo sa akin ngayon, matagal na meron pinya sa Laguna. Ano po ka pinagkaiba ng pinya ng Laguna sa pinya ng Bukidnon? Ma'am, yung sa Bukidnon po yan, meron po doon taniman ng pinya na talagang ang kinukulang yung dahon. Ginagawa pong fiber yung iba doon, yung pero pong talagang pinya na ginagawa lang fiber yung dahon, mahaba po ang dahon yung mahaba. Opo. At yung po naman dito, opo, yung po namang pinya diyan sa Dol na sa ano, Tabato. Ayun po yung ginagawa opo. Po yung mga pineapple. Opo. Pagdating po sa Lasa, ano po pinagkaiba ng pinya ng Laguna sa Bukidnon? Ma'am, kung ako po ang tatanungin, ay ang pinya po dito sa Laguna, kapag yan ay hinog sa puno, ay masarap po ang pinya rin sa atin. Masarap ang pinya rin sa atin. Opo. Uh-huh. Sir, sa halimbawa ako gusto kong mag-umpisa. Magkano ang kailangan ko ng puhunan sa pagsisimula po? Halimbawa, isang hektarya. Sa isang hektarya po, pwede tayo mamuhunan diyan ng mga 300,000 hanggang 400,000. Puhunan? Hindi pare-pareho. Hindi pwede. Oo, puhunan. Hindi pwedeng i-fix yan sa 400 lang. Kailangan ay may adjustment po yan dahil minsan, pagka ho ang taon nyo ay iilan, ay pag ginamasan po yan, ay ano po yan, yung kanilang dinaanan, nasa buwan na uli ang damo. Pero sabi mo sa akin kanina, kikitain ko din ay 400,000.
Opo, nakita ng 400 po. Pero yung puhunan doon, minsan 300 hanggang 400 po ang nagiging puhunan doon. So, balik puhunan? Puhunan po yon. Pero yung kinikita noon ay sa isang hektarya, nakita po ng 400,000, minsan 500,000, di pare-pareho. Malaki din pala ang puhunan sa pinya, pero malaki din ang kita. Sir, anong encouragement natin sa mga kababayan natin na gustong magsimula po dito sa pagpipinya? Yung akin po masasabi sa ating mga kababayan na gusto pong magtanim ng pinya, ay madali po yan. Basta kayo po yung nakakaintindi. Pero pagka po hindi po kayo nag-aral muna sa pagkatanim, ay parang mamangyayari dyan, ay ang pinya ninyo hindi gaganda. Pero dapat bago kayo magtanim ng pinya, pag-aralan muna ninyo kung paano ang preparation, kung paano ang pagtatanim na magagandang pananim, at kung paano ang pagpapataba, at kung paano ang pagpapabunga. Parang pagkaho sila ay nakikaya lang na hindi naman nila naintindihan, ay kalimitan po ay ano, nalulugi. Opo. Dahil ang pinya, pagkaho pangit yan, ay maliit ang bunga niyan. Kailangan pagandahin natin ang bunga, inaalagaan magaling po yan. Pinagaganda. Yung yes, iba naman sir. Po ay pagka... Opo. Yung Opo. Iba naman po, pag nagtanim ng pinya. Opo. Opo, sir. Sige, patuminto pa. Kuminto pa. Yan po naman iba, pag nagtanim ng pinya, ay hindi naman sila nakatutok, hindi sila nakakonsentrate, paalis-alis, kung saan napunta, kung nasabing may tanim ng pinya, kaya ang pinya napabayaan ng puno. Dapat talaga yan, aalagaan po yan. Opo, naka-concentrate kayo doon. Ang attention nyo talaga nandun lahat. Pamula sa pag-prepare, sa pagtatanim, sa pagpapataba, paglilinis, hanggang sa pagpapabunga, hanggang sa pag-harvest, at saka yung ambunga, dapat iharap din ninyo nung magandang presyo. Kasi pagka sila ay ano, nag-harvest ang pinya yung iba na hindi pinapapakayaw, may darating na buyer, kung anong sabihin na lamang ng buyer, pinigay dapat, iharap mo rin yan yung magandang presyo. Opo, dapat alam mo kung magkano ang presyuhan talaga. Opo, ay yung mga negosyante naman. Opo. Ay yung ating mga negosyante, kalimitan, ang gusto ng pangayang, mahingi na lang ang pinya sa mga may-ari ng pinya. Ay opo. Sila lang ang kumikita. Opo. Sabi nga nila, iba ang may alam. Diba? Ah, tama kaya po yan, ma'am. Tama po yan. Kaya tayong knowledge talaga. Kung papasok tayo sa pagpipinya, eh medyo malaki po kasi ang puhunan. At sayang ang puhunan kung hindi natin talaga mababalik man lang. Diba, sir? Apo, totoo ma'am yan, totoo po yan. Kasi pagkaho ikaw ay pumasok sa isang bagay o sa isang negosyo, kung ano man, ay dapat alam mo. Kasi pag hindi mo alam, ay parang pag nagka-problema ka, hindi mo magagawa ng solusyon. Opo, opo. Tama po kayo dyan. Sir, maraming salamat po sa pagsama sa amin. For now, sir, pansamantala po muna tayo kapaalam at maraming salamat po ulit sa inyo. Hanggang sa susunod po, samahan niyo po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan, ma'am.